Magandang araw sa inyo mga kabi. Welcome back to our channel. And for today's video, ayan, nandito pa rin tayo sa Bio Pigeons Bio Research. And for today's video, as usual, pag nagpunta tayo dito, hindi tayo pwedeng hindi mag-feature ng mga bloodlines na meron sila. So for today's video, another 5 strains, another 5 bloodlines yung i-review natin para makapanood nyo rin, makita nyo. So ito mga kabi, isang special bird yung hawak ko ngayon kasi isang Jos Van Lymph Declak. So yan, declak siya, hindi dinaklak. Ayan. So isang declak. Ang special dito mga kabi, ito napansin ko, meron siya singit na white flights or tinatawag ng iba na white streams. Pero yung tail niya mga kabi, ayan. Para siya tail mark. Para siya tail mark. Ayan. So isa lang naman yung nasingit na blue. Lahat white na. So pero ang kulay niya mga kabi, isang blue check. Ganda nito. Ngayon pa lang ako halos nakakita nito kasi karamihan mga kabi, makakita kayo ng puti na may itim sa tail or blue na tail. Pero yung itim na may white tail, parang sa mga fancy or mga special bird yun na nakikita yon. So ito tulad to, white tail siya. Hindi ko lang alam kung signature feature to ng mga declak, pero ang ganda. Ayan, sa build niya mga kahabi, karaniwan lang din, medium size build. Hindi ganun kahaba yung katawan. Yung flies niya yan, medyo mahaba. Pero sa head niya mga kahabi yan, bruskong-brusko, machong-macho yung dating. Ayan. So they are known talaga para sa speed tsaka sa power. One of the greatest champions for half a century. Ayan. So ganun katagal. Ayan. Ganda nito mga kahabi. Sarap iuwi. So ayan. Ganda. So first time ko talaga nakakita nito. Yung parang tail mark siya. Ayan. Sa build niya okay lang din naman. Pero maganda rin to. Speed and power na may strength nito. Tsaka nagdobi na talaga pala yun sila, ano, Jos Van Lymph, no? First time ko rin narinig yun, tsaka yung declak. Ayan, ganda na tail niya. Tail mark. Next bird natin mga kabi, isa sa paborito natin, aside sa paboritong kulay, yan, yellow bar. So isang, tinatawag nila bilang isang universal line, isang Jansen. Ayan, ganda ang ibon nito. Tapos yellow bar pa. So pasok na rin to sa mga off-color categories natin. Ayan, napakalinis. Yung build niya mga kabi, ito yung talagang nagiging parang ideal build na, nagiging standard ko rin sa loft natin. Medyo short body siya na maskulado. Ayan. Ganda. Tapos yung salat niya buong buo din. Yung flights niya hindi man ganun kahabaan ng mga flights ng Jansen. Ayan. Kung makikita nyo. Ayan. Pero ang ganda ng pagka yellow bar niya. Ayan yung pagka yellow bar niya. Ganda. So ang mga Jansen mga kabi, alam nyo naman na talagang develop na yan. True speed and power talaga ang focus nila. So isang speed bird din to. Ayan. Ang ganda ng kulay niya. Lalo na bigyan ng justice dito sa camera natin. Ito mga kabi, yung sinasabi ko sa inyo, parang na-DQ sila or na-suspend sila sa isang race by 1954 yata. Hindi ako nagkakamali. Dahil yung mga ibon nila sobrang bibilis talaga. Ayan. Ganda. Pangalawang ibon pa lang, maganda na. Ayan. Next bird natin mga kabi, ito, isang horse harimers. So, isang short to middle distance na bird. Ayan, ganda ang kalapatin nito. Ganda ang ibon. So, ito yung tinatawag na strain with determination and stamina.
So talagang tumatagal to, dumudulo sa mga races. Saka gustong-gusto talagang umuwi. So ito yung sinasabi nila na napaka-consistent na taon-taon talaga nanalo. Hindi po mapayag na hindi nanalo. Nanalo. Si Merz, aking Merz. So ayun mga kabi, pang short to middle distance race yan. So available to mga kabi sa mga reds, sa mga blue, yan, mga red bar, red check, blue bar, red, blue check. Tsaka sa mga ayan, tulad ito, parang may pagka-grizzle na yung kulay niya. Ayan, grizzle or tortoise. Ayan. Ganda. Pero parang tingin ko fight pa rin ang ID dito. So, since yun, sa Hakimer nga, kasama na rin yung kulay ng Python. Ayan. Isang short to middle distance bird. Next bird natin mga kabi, isang Ghost of Kent. Ayan. Isang blue check. Actually, isang blue tea check pattern na Ghost of Kent. Ayan. So, sa features niya mga kabi, hindi ganun kahabaan yung flights niya. Ayan. Pero yung size niya medyo malaki. Malaki yung build niya. Ayan, yung makikita nyo. Tapos, massive din yung mga ilang features niya. Like ito, yung wattle niya. Medyo sabog na. Yung icer niya medyo namamagana rin. Yung eye bag niya medyo malaki. Unbeatable sprinter to mga kabi, isang middle distance burden. Ayan, ganda nito. Isang middle distance bird mga kabi, isang Ghost of Kent. Sprinter din pala to. For our last bird mga kabi, isang speed bird na naman, isang white bandit. Ayan. So mapapansin nyo mga kabi, napaka hindi karaniwan sa puti ang mayroong black beak. Ayan. So possible na ito mga kabi is line din ang grizzle din, which is available din naman talaga sa mga bandit. So all colors naman kasi pasok sa bandit, kaya lang mas tumatak ngayon yung mga puti nila, which is nagpapanalo kasi. So ang sabi nila yung mga off color daw or yung mga white, kadalasan hindi daw lumalayo na ang race yan, dahil nga daw since light colors yan, madali daw mag-distis yung balahibo. Pero sa akin, hindi ko pa naman nasubukan lumaro ng puti kaya hindi ko pa masabi. Pero dun, pero based dun sa mga alaga ko, minsan nga mas napapansin ko na mas lagas yung puti pero dun sa, kesa dun sa iba. Pero syempre mas pansinin lang din kasi yung puti. Ayun yung naisip ko. So ito, based sa history ng white bandit mga kabi, napakaraming races na tinalo nito dahil sa sobrang bilis niya nga. Ayan. Pero malaking ibon siya. Ayan. Malaking ibon. Ito yung build niya. Ayan. Ito yung lapad niya. Ang ganda ng itsura niya mga kabi, tapos black beak pa nga, black yung tip ng beak niya. Tapos yung icer niya makapal. Tapos yung color ng eye niya, ayos lang din naman, kaya lang hindi makita dito. Ayan, may pagka ano eh, may pagka yellowish eh, na orange. Ayan. So lapad nito mga ibon na to, puting puti. Puting puti siya mga kabi, ayan. So mga white bandit. Laki nito. So, ayan. Hindi ko alam kung
Katulad ko kayo na hindi pa nakakapaglaro ng puti, pero sana sa susunod masubukan natin maglaro ng puti. Kasi iba kahit white flights lang ayaw eh. So, ayan. Like yung si Bron, si Bron Racing Pigeon TV, ayaw naglalaro ng white flights nun. Ayan. So yun lang mga kabi, maraming salamat sa pagsama na naman sa panibagong video natin na nag-feature tayo ng mga ibon ng Bio Pigeons Bio Research. Sa mga foreign suppliers, sa mga staff ng Bio Pigeons Bio Research, maraming salamat po at isang malaking privilege to, isang malaking opportunity para sa GalayaPH TV na makapag-feature tayo ng mga ibon nila. So maraming salamat sa panood ng video na to. See you on my next video. Keep safe and God bless.